Makalipas ang 3 taon na paninilbihan ng dating administrasyon, ay dumating na ang panahon upang sila ay mapalitan sa kani-kanilang tungkulin para sa ikahulad ng bayan. Bagong administrasyon, bagong pangako at bagong plataforma. Ito ang nais ng taong bayan para sa kanilang komunidad. Dumating na ang petsa ng pagpapasa ng sertipiko ng kandidatura, October 16, 2022. Isang bago at makamasang lingkod bayan ang naghain ng 3 sertipiko ng kandidatura para sa pagka-alkalde. Bagong mukha at baguhan sa mundo ng politika, ngunit tinubog na ng panahon sa mundo ng paglilingkod sa paglaban sa karapatan ng bawat isa. Siya si Mayora Jagger Libiran, ang tatapat sa mga ekspertong lingkod bayan na sina Mayor Francis Cardenas at Gavin Landayan. Ako si John Venser R. Libiran, ang susunod na alkalde ng Malolos. Hindi man ako kilala ng karamihan dahil bago ako sa larangang ito. Ngunit sinisigurado ko na hindi lamang babae at lalaki ang makikinabang sa larangang ito. Kundi pati na rin ang LGBTQIA+. E kasama ko sa labang ito, wala man akong partido at mas pinili ko ang maging independent. Mayroon naman akong kaibigan at kasama na kasabay kong titindi para sa malinis at tapat na gobyerno. Oo, bakla ako, pero hindi bakla lang. Magdadapit hapon na nang dumating ang huli at ikatlong nag-aasam na maupo bilang alkalde ng Malolos, si Jagger Libiran, isang miyembro ng LGBT, aktivista at lumalaban para sa karapatan ng mga kapwa niya LGBTQ at mga kababaihan. Tila naging parada at fashion show ang kanyang pagdating dahil napuno ng makukulay na bandila at masisiglang tugtog ang paligid ng munisipyo. Magandang umaga aking mga pinapakamabay. Nais ko lamang sabihin sa inyo na kaya ko narin ito. Ang taong bahay ng mismo na gusto yun, na ako'y tumakbo bilang inyong atay. Para na rin sa ikaliting hawa at ikatitiwasay ng ating bahay. Narito ang aking mga ito, lahat na plataforma para lang sa inyo. Unang, sa panahon na sakuna, hindi ako magdadalawang isip na tulungan kayo o sakali kayo maapektuhan ng kung anumang sakuna ang kakarapin ng ating bahay. Handa akong magbigay ng resources o tulong financial. Pangalawa, sa edukasyon, sabi nga ni Dr. Asrexel, ang kabataan ay ang pag-asa ng bahay. Kung kaya't nais kong tumulong sa ating mga minamahal na mag-aaral. Magbibigay ako ng libre tuition sa mga pampubliko at pribadong paaral para patulungan ng ating mga pangangailangan. At panghuli sa lahat, ako inyong magiging kaibigan at sandigan sa lahat. Maaari kayong pumiling at magbigay ng inyong mga hinay. At ito ay aking pagkakaloob at aking susolusyon. So, yun lamang ang ilan sa aking mga plataforma kung sakaling ako'y may luluklok bilang inyong alkalde. Maraming salamat sa inyong pangunuhin. At ito ay para sa inyo, maraming salamat. Natapos na si Gavin magsalita sa harap. At tila nagbubulungan ng mga taong bayan na gusto nilang iboto si Gavin dahil maganda ang naging record nito sa dati niyang pagtakbo. Sa magandang umaga sa inyo lahat, aking mga kababayan, ang aking platforma ay hindi na bago sa inyo at akin nang nasimulan makalipas ang 3 taon at muli lang ipagpapatuloy upang kayo'y paglingkuran. Aking ipapaayos ang mga nasirang kalsada at mga baratong kanal na pinapalinis at bibigyan ng magandang buhay ang mga senior citizen at PWD. Muli, maraming salamat mga kababayan na ibigyan niyo ako ng isang pagkakataon upang kayo'y paglingkuran. Matapos magsalita ni Francis sa harap, ay tila nagbubulong-bulongan ang taong bayan na ayaw nila muling tumakbo ang dating mayor na si Francis Cardenas. Laban ko ang laban nyo. Isang masiglang umaga sa inyong lahat, Maloleño. Bilang isang miyembro ng LGBTQIA+ at aktivista, alam ko kung ano ang pinakakailangan ng mamamayan. Ito ang isang progresong pamamahala at epektibong mga plataforma na mapapakinabangan at lahat ng mamamayan. Kung kaya't
Ako katuwang ang mga taong nakasuporta sa akin. Magmula una, kami ay gumawa ng mga platformang hindi gagasgas at bago sa inyo. Matapos ni Venser magsalita sa harap, nagsipalakpakan ng mga taong bayan at natuwa sa mga sinabi nito. Matapos na ang halos 3 linggong kampanya upang ilahad ang kanilang plataforma at mga nais gawin sa tao at sa bayan, ngayon ay dumating na ang panahon upang piliin ng mga mamamayan ang susunod na alkalde ng kanilang lungsod. Sino kaya sa 3 nag-aasam sa pinakamataas na posisyon sa lokal na pamahalaan ng Malolos ang uupo bilang bagong leader? Pipiliin pa rin kaya ng taong bayan ang dating nahalal na alkalde na si Mayor Francis Cardenas? Mananaig ba ang boses ng taong bayan para mahalal ang dating konsehal at ngayon ay alkalde na si Mayor Gavin Landayan? O mas gugustuhin ng madla ang bagong mukha at ang miyembro ng LGBTQ na si Mayora Jagger Liberan? Ano pre, ang susuportang kong ano pre, si dating konsehal natin. Kasi siya yung madami na pasipan na pre. Oo, parang sa gusto kong si Gabi na isang katupad na mga proyekto sa mga sa lugar natin. Talaga ba? Hindi pa. Taon na laman. Ganyan siya galing sa munisipyo at nakapagpasok siya ng papeles para sa kanyang pagpapos. Sana manalo siya, no? Oo nga. Sana marami rin sumukong sa kanya. Gustong gusto ng mga tao na si Gavin Landayan ang manalo bilang maging mayor ng kanilang bayan at ng Malolos. Pre, nakain ba kayo sa pagpapos ni dating Kirtan? Sa tingin ko hindi. Kayo ba? Ako din pre, hindi ako sang-ayon. Nagdadalawang isip ako iboto siya. Oo oh, mga pre, sang-ayon rin ako kay Raven. Nagdadalawang isip lang ako iboto si dating Mayor Francis. Ako din pre, hindi ako sang-ayon. Parang ating lahat ng tatapar mo ay pinatupad. Alam niyo na pre, dapat nating iboto ay disiplinado at mapagkakatiwalaan. Sa panig naman ni Francis Cardenas, tila hindi sang-ayon ang mga tao sa pagtakbo niya bilang maging mayor ng kanilang lungsod. Natapos ang eleksyon at bilangan ng boto. Final na ang naging desisyon ng taong bayan na si Mayora Jagger Liberan ang napusuan ng mga mamamayan na maging leader ng kanilang lungsod. Isang miyembro ng LGBTQ, isang aktivista at isang alkalde na lumalaban para sa karapatan ng bawat miyembro ng LGBT at ng kababaihan. Siya ay napili dahil bago siya sa paningin ng mamamayan. Mayroon siyang konkretong platforma at narinig ng mga tao kung paano siya tumindig sa mga ibinato sa kanyang katanungan ng mga taong nagdududa sa kanyang mga kakayahan. Parang hindi tanggap ni Gavin Landayan na si John Venser ang nanalo sa pagpupo ng bagong mayora sa kanilang lungsod. At dahil doon may masamang binabalak si Gavin. Sa inyo. Ay, masama ba? Hindi sa lahat. Hindi ako ikinatratado ko.
Kinabukasan, si Venser ay nagdiwang at nagpasalamat sa mga sumuporta sa kanya. Maraming salamat po sa inyong lahat na naniwala at nagtiwala sa akin. Hindi ko po sasayangin o babalikin ang inyong tiwala. Muli, ako si John Venser R. Liberan, ang inyong punong lungsod. Maraming salamat po. Ben! Hindi naging hadlang ang kasarian upang pamunuan ang isang kilalang lungsod. Ang mga LGBTQ ay may kakayahang mamuno kahit na sila ay hindi lubusang tanggap ng kanilang pamayanan. Mali ang inisip ng iba na kapag ikay member ng LGBT ay salo sa lipunan. Sadyang may mga tao lang talaga na hindi sila kayang intindihin at unawain.